Hello mga ka-difficulties, welcome back to my channel, Difficulty in Electronics, Watch, Listen and Learn. Shoutout sa lahat at naway na sa mabuting kalagayan tayong lahat, no? Bago natin simulan yung panibagong vlog natin, so may gagawin tayo ay GE na microwave. Issue is ayaw uminit. Shoutout pala sa mga patuloy na sumuporta, nag-subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang at paki-hit na rin yung notification bell. At meron pala akong ini-endorse sa inyo kung gusto niyo mga board. May mga available akong board, pwede niyong puntahan o pwede kayong mag-PM sa akin. At sa mga nanonood natin na customer or may mga shop like vulcanizing, so may supply tayo. So ang sinusupply natin ay gum o vulcanizing gum. Pwede nyo i-order o PM nyo ako or i-text nyo lang ako or direct tayo sa Shopee or Lazada. So meron tayo. So kung may interesado, bibigyan ko kayo ng link. Shoutout pala kay Master Mel Dumdum. Shoutout sa'yo, sir. Fix and Review, bye. Shoutout. Master West Judo Tech, shoutout. Mayong Tech PH Official, shoutout, sir. Sir Andy Rabino, Master. Shoutout Master Nastec Air Conditioning, shoutout Master DIY Pinoy Tech Official, shoutout din Master. Master Mojajos Technic, shoutout Master Noel Tech, shoutout Master Dolpe Tech, Boss Basic Bab, shoutout Leoda Tech, Preview Net, shoutout Electronics Motovlog, Sir Albert Aber, Ricky Alfonso TV, shoutout sa'yo, idol. Alan Skit, Nilo Cosme, paring Kasaludo Tad, shoutout sa'yo, pre. Dad Technic Channel, shoutout, sir. Marco Francis, 713 Mix Vlog, shoutout, master. Edwin Tech, Coriel TV, at sa lahat ng mga hindi ko na banggit, at sa sunod na lang siguro, no. Okay, so ito, ang issue daw nito ay ayaw uminit. So try natin, tingnan natin kung may power ba. Okay, may power naman siya. Lalagyan natin ng tubig. Start. Yan. So nag-start na siya. Yan, ay dapat yan, ay yung nilagay natin, iinit na yan. Tingnan natin kung uminit pa. Okay. Walang init. So, napakalamig. Bubuksan natin. Okay. Bago natin i-check kung ano-anong i-check natin dyan, alamin muna natin kung may supply bang papasok dito sa ating primary. So, para malaman, bubutin muna natin to. Yan. Ito yon, itong dalawang terminal na to, galing yan doon, controlin sa control board, lalabas dito para sa primary. Check natin kung may papasok na 220 dyan. Okay, so may pumasok na 234 volts. So ibig sabihin, okay yung ating control section. Doon tayo magpo-focus, high voltage, capacitor, and magnetron. So gamit tayo ng siyempre, continuity. Yan. Una, madalas, may problema tong magnetron. So, dapat yung magnetron walang reading sa ground. Wala naman. Wala tayong nabasa. Yan. Titingnan natin yung fuse. Ito, ilalim. Natin yung fuse kung wala bang problema. Siyempre, para sigurado, buksan na lang natin. Dapat may reading to. Uy! Wala oh. Ibig sabihin, one down. Sira to.
high voltage fuse open. Anong dahilan? Dalawa ang pwedeng dahilan nito. Pwedeng short yan, pwedeng short to. So, malalaman natin yan. Okay, check muna natin yung capacitor. Kapag ganyan na short, check natin dito. Uy! May reading oh. Pansin nyo. Ayan oh. Nagbabuzzer siya. So, ibig sabihin, malamang sa malamang shorted yan na naman yung ating capacitor. Okay, titingnan natin yung ito. Check natin kung wala bang reading sa ground. Malabo na yung tester ko. Gamit tayo ng 10K para sigurado. So ito, dapat walang leak sa ground. Okay, so safe to. Mukhang okay pa yung ating magnetron. Okay, so short talaga. So tatanggalin natin to siya. Point, anong value nito? 0.85. Pwede natin palitan ng 0.8 yan or 0.9. Okay, so nakabili na tayo, no? Shout out pala sa bagong GT. Shout out, Jay! Oh. So yan, nakabili na tayo nitong pamalit. So 0.85 ang kailangan papalitan natin. Ito, ay ulog. So ito na 'yon siya. So papalitan natin 'yan, tapos yung fuse. So yun na, papalitan na rin natin 'yan. And then kabit ko lang muna sa galing doon sa ating high voltage output ng transformer, konektado ng fuse 'yan. Silang dalawa, ayun, fuse connection yan. And then dadaan ng kapasitor. Paglusot ng kapasitor, high voltage diode. And then direkta na ngayon sa ating magnetron. Okay, so yun lang muna. Pause muna. Okay, so yun na. Nakabit na natin. Nilagyan na natin ng fuse. Nilagyan na natin ng kapasitor. So ibabalik na natin tong primary. Yan. Tapos testing tayo. Testing tayo. Lalagyan natin ng sample. Okay, saksak. Okay, power. Start. Ayun. Okay. Ayun. Umusok. Kung ano yung mga mantika na nalusaw, pinalawang na rin. Pero okay na siya. 15 seconds, sobrang init na. Mapaw na siya. Okay, so yun lang mga ka-difficulties. At kung may issue kayong ganito, ayun ang uminit. Possible sira yung fuse. Ang dahilan, yung ating kapasitor.